Dadating si Sandy. Yun ang paulit-ulit ko sinasabi sa sarili ko habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ilang araw, linggo at buwan na ba ang lumipas? Nakailang ulit na rin bumisita ang pamilya ni Amara at pamilya ng kapatid ko rito sa isla pero walang sagot na nakuha dahil lahat sila ay tikom ang bibig tungkol kay Sandy. Mama, uuwi ba rito si Papa? Sabi kasi ni Kaden, may iba na love si Papa. Napalingon ako kay Faith. Anong sabi mo? Salubong ang kilay na tanong ko rito. Di ba po, ikaw magiging wife ni Papa? Sabi kasi ni Kaden, may ibang wife na si Papa. Singit ni Hope. Kaya bumatamlay ang mga ito? Kaalis lang ng family ni Amara kahapon. Hindi ko narinig na sinabi ni Kaden iyon. May family na daw po si Papa. Ang wife daw po niya ay si Tina. Maganda rin daw po si Tina. Tita Tina daw po ang tawag niya. Sabi po niya, kapag nagkaroon daw ng baby si Papa at si Tita Tina, magiging pinsan daw nila ni Kaden. Tapos mas magiging love po niya. Naluluhang sabi ni Hope. Kumuyo mang kamao ko. Kaya ba hindi na sumunod sa Santa dahil asawa na nito sa Tina? Ano ba ang nangyayari? Para akong itinapon dito sa isla na walang ka-idea sa nangyayari. Mama, hindi na po mabubuo ang family natin? Tanong nito sa akin. Nanikip ang dibdib ko. Naawa ko para sa mga anak ko. Para na rin sa akin na nasa isip at puso ay parang muli na namang natalo. Mama, huwag ka po mag-cry. Kasi kahit hindi okay sa amin ni Faith, kakayanin po namin. Bata pa po kami, pero alam po namin na nasasaktan ka. Okay lang po yun, Mama. Tuluyan ako napahagulhol ng iyak dahil sa sinabi ni Hope. Kinabig ko mga ito at mahigpit itong niyakap. I'm sorry. Kasalanan ni Mommy, kaya nasasaktan kayo ngayon. Hindi ko dapat inayang masaktan din kayo ni Papa niyo. I'm sorry mga anak. Huwag ka na pong iyak, Mama, kasi masasad din yung baby brother namin. Di ba po 3 months na lang lalabas na si baby? Dapat po pag lumabas siya, nakasmile siya. Bagay ako natawa, kahit paluhaan dahil sa sinabi nito. Gusto niyo nakasmile siya pag lumabas siya? Parang weird naman nun. Natawa mga ito sa sinabi ko. Weird naman talaga. Pero Mama, huwag ka na pong masad kasi nandito naman kami ni Faith. Oo, hindi na masasad ang Mommy. Sabi ko sa mga ito at tumangutanguna. Mama, ang laki na ng tiyan mo po. Kailan lalabas ang baby natin? Araw-araw, yun ang tanong ng kambal. Salita na mga ito sa pagtatanong. Buti na lang sinasagot nila Nana ang mga tanong nila kapag hindi ko na kinakaya ang kakulitan nila. Nagdagdag din ang kuya ko ng mga tauhan sa isla para patugunan ang mga pangangailangan namin. Naging smooth naman ang pagbubuntis ko dahil hindi hinayaan ng mga tao sa paligid ko ang malunod ako sa lungkot. May mga pagkakataon na may gusto akong kainin na wala sa isla. Kaya naman tinetext ko ang numero na ibinigay ni kuya upang kontakin kapag may gusto kong ipabili. Sinusubukan kong tawagan ang numero na iyon ngunit kapag sinasagot ay hindi naman nagsasalita. Ewan ko kay Kuya Michael kung ano ba ang trip niya sa buhay. At kung tinatanong niyo kung nasaan na si San... Ay, bawal. Bawal bad words sa islang ito. Masakit sa tenga. Masakit pa sa dibdib. Araw ng panganganak. Kaya mo yan, girl? Iiri mo? Gago ka, huwag kang iyak-iyak dyan! Pang-jijir ni Amara sa akin. Napahikmi na ako. Sobrang sakit kasi talaga tapos dumagdag pa itong baliw kong kaibigan na imbis na makatulong, mas nako-conscious patuloy ako dahil sa camera na hawak nito. Kung saan-saan kasi iyon napupunta. Tanggalin mo nga yan! Malakas na hiyaw ko kasabay ng pag-iri. Sobrang sakit talaga. Napahikmi na ako sa sobrang sakit. Yung frustration ko noon nagbubuntis ako'y isinagaw ko na talaga ngayon. Ang hirap maghintay lalo't wala namang katiyakan.
Humahantong sa point na napapagod na ako pero kapag nakikita ko ang mga anak ko, kapag sumisipa ang baby sa tiyan ko, pagi ako nakakalimutan ang sakit na nararamdaman ko. Iira mo! Langya, kung may chance lang ako, hihilahin ko talaga ang buhok ng babaeng ito. Dahil pa namin ang nasa concert. Sobrang ingay ko na ngayon dumagdag pa ito. Bakit ba kasi pinapasok ito dito? Hingang malalim. Ginawa ko ang utos ni Doc habang ang tingin ay masama pa rin kay Amara. Ang pangit mo, girl! Tawa ito ng tawa habang ako'y kandang iwing na. Gusto ko itong kutusan pero paano ko gagawin iyon? Pagkatapos na lang. Push, mommy! Sabi ni Doc. Mariin akong pumikit at huminga ng malalim at tinodo na ang iri. Lord! Hindi na ako magiging marupok! Nalulumong ibinagsak ko ang katawan ng tuluyan ng lumabas ang baby. Baby boy! Ngiting-ngiti na sabi ni Doc. Naiiyak na mariin akong napapikit. Umisa ka pa, Mika! Nakangising sabi ni Amara na lumapit sa akin at itinutok ang kamera sa mukha ko. Gago! Malutong kong sabi. Dahilan para humagalpak ito ng tawa. Magiging worth it ang lahat kapag hawak mo na sa kamay mo ang anak mo. Lahat ng sakit at luha. Lahat ng paghihintay at kabiguan. Simula naman na maging ina ako, sa kambal pa lamang ay sobrang saya ko na eh. Nadagdagan pa ng anak na lalaki. Kaya palang tagal lumabas eh. Ang taba! Nakangising sabi ni Amara. Sinamaan ko ito ng tingin. Isa pa? Nakangising tanong nito. Lumayas ka nga! Tumawa lang ito. Bakit ba kasi ito nandito? Itutuloy ang nakasama ko ngayon dito. Plano namin isasayaya na lang pero dahil nandito ang lukring kong kaibigan, wala na akong choice. I-upload ko ito. Don't worry, ibablord ko yung kuweba. Kago! Ngumisi lang ito. Dito lang ako sa clinic sa isla ng anak. Nakahanda naman ang chopper in case na kailanganing bumiyahe. Papunta na rin si kuya at ang family niya. Ang kit-kit naman talaga. Karga na ni Amara ang baby boy ko. Ngingisi-ngisi sa akin. Alam ko naman na kung bakit. Grabe. Kung makapagpa-remembrance si Santi, yung tipong hindi mo talaga makakalimutan. Mariin ako napapikit. Ano pa bang aasahan ko rito? Pareho lang naman kami ng tabas ng tila nito. Inilapit nito ang karga nitong sanggol sa kamaingat na ibinigay sa akin. 3.7 ang timbang nito. Baby ko. Malawak ang naging ngiti ko. Maluwa-luha pa nga dahil na makita ito. Napawi ang lahat ng pagod ko. Ayos ka lang? Serious mode na si Amara. Umupo ito sa tabi ko, tinaplos ang pisngi ko. Pinahid ang luhang bumasa sa pisngi ko. Kung tintiis na lang, Mika, magiging worth it ang lahat. Magiging masaya ka na rin. Kunting intay na lang. Magiging okay din ako, Amara. Hindi ko na kailangang maghintay. Ayos na ako. Saka kahit wala siya, magiging okay kami ng mga anak ko. Mika, huwag mo munang isarang pinto. Bukas, girl! Biro ko sabay turo sa pinto. Syunga, ibig ko sabihin. Joke lang. Hindi na rin siguro. Mas mabuting iubos ko ang oras ko sa mga anak ko. Pumuntong hininga ito. Maigpit na bilin ni Kuya Michael na huwag sabihin sa iyo, Mika. Kung ibinilin niya, sundin mo na lang. Ayoko rin namang makarinig pa ng kahit ano. Pinitik nito ang noo ko. Tingnan mo itong babaeng ito. Pagod na pagod pa ako pero mapanakit na. Hindi pwede. Team Santi at Mika ko. Kailangan kayong magkatuluyan. Kung ayaw mo makinig sa ichichika ko, bahala ka. Pero hindi ka pwede magsara ng pinto sa mga parating na chances. Kung ayaw mo sa akin marinig, siya na lang magsabi sa'yo. Pero huwag bubuka ka agad, ha? Kogo? Kogo, ganyan-ganyan yan, pero miss na miss na. Baby, ang mama mo talagang tunay na leader ng mga marurupok. Sabi nito na nilaro ang kamay ng anak ko. Anak, nadala na si mama.
promise, hindi narurupok ang momo. Ano nga palang pangalan niya? Tanong ni Amara na ikinat. Sandy, tinapik ni Michael ang balikat ko. I literally cried last night. Napanood ko ang ipinadalang video ni Amara. Sa ikalawang pagkakataon, wala na naman ako sa tabi ni Mika nang nanganak siya. Gustuin ko man pero pinigilan ako ni Michael. Gustong gusto ko na makita at makasama mag-iin ako. Sabi ko dito, makakasama mo na din sila. Konting oras na lang. Babe, ngiting-ngiti na tawag ni Tina sa akin. Pumasok ito sa kabahayan. Malaki na ang umbok ng tiyan. Hindi ako ang ama. Inuulit ko, hindi ako ang ama pero pinalalabas nito na ako daw ang ama. Hindi nga ako tinatayuan sa babaeng ito. Disgusting. Uwi na tayo. Wala akong choice kanina kung hindi isama ito dahil nagpumilit ito. Sa bahay ni mommy kami na natili. Magkaiwalay ng silid. Dahil may pagkakataon na nasasaktan ko ito sa tuwing lumalapit ito. Pinaikot nito ang buhay ko. Sa loob ng ilang buwan na malayo ako sa mag-iina ko. Mahal na mahal mo si Mika? Paano kung sabihin ko sa iyong padring madamay ang kakambal niya? Nakangising tanong nito. Natigilan ako. Sinong kakambal? Si Lian? Si Lian Almares? The funny thing is, masyadong mababa ang security ni Lian Almares. Madali ko lang siyang may pakuha sa mga tauhan ni Daddy. Tumawa na naman ito. Last time na tumawa ito, nang ganoon ay nasampal ko ito. Simula nang ito ang lagi ko nakikita ay naging violent na ako. Patay na si Lian Almares. Maglolokohan pa ba tayo? Alam natin pareho na impostor ang babaeng namatay sa pagsabog noon. Hindi iyon ang kakambal ni Mika. Hawak ko ang kapatid niya. Gusto mong makita? Akala siguro nila wala na akong bala. Pero ang hindi nila alam, marami pa akong alas para pahirapan si Mika. Iniangat nito ang cellphone at pinakita ang babaeng kamukhang kamukha ni Mika. Lugmok sa isang sulok. Luhaan. Pakawalan mo siya! No, no, and no. Bakit ko naman gagawin yun? Chance ko na ito para mabawi ka. Ano kayang mararamdaman ni Mika kapag nalaman niya na dahil sa kanya'y napahamak ang tunay niyang kakambal, natahimik na ang buhay malayo sa kanila? Baka nga makunan pa ito. Malakas na tumawa ang babae. Kaya mang kamauko na tinalikuran ito. Kailangan malaman ito ni Michael. Babe, kahit tumingi ka pa ng tulong kay Michael Almaras, wala din siyang magagawa. Tumawa pa ito. Nakakainis na tawa na kung pwede lang sa pakin ay ginawa ko na. Pagdating ko sa mansyon nito, halata ang pagpipigil nito ng galit. Hindi ko alam kung para sa akin o kung para kanino. I am sorry. Feeling ko kasi ako talaga ang dahilan kung bakit may Tina na nanggugulo ngayon sa mga kapatid ni Michael Almaras. Don't be. Mariing sabi ni Michael. Dinampot nito ang baril sa kaiyon. Sinimulang linisin. Gagawin ko ang lahat para mabawi natin ang kakambal ni Mika. Alam mo naman siguro kapag tumulong ka sa akin, hindi ka agad makakasunod kay Mika. Yeah, I know that. Pero kung gusto mo ako makatulong at manatili sa katinuan, kahit man lang marinig ko ang boses nila ay maibigay ko ang mga pangangailangan nila. Yeah. Ano gagawin natin? Ubusin mo ang oras ni Tina habang hinahanap ko kung nasaan si Lian. Pero anak talaga ng demonyo si Tina dahil halos kung saan-saan na naghanap si Michael at ang mga tauhan nito pero bigo pa din. Ikaw na lang ang umuwi. Wala akong oras para sa kabaliwan mo. Inis na sabi ko dito. Bakit ba kasi pinapasok niyong baliw na yan dito sa pamamahay ko? Ibinagsak ni Marikit ang hawak nitong baso na may lamang juice. Alam ko kung gaano kahinhin ang asawa ni Michael pero para itong tigre kapag si Tina ang kaharap. OA mo naman girl, hindi mo rin naman talaga ito bahay. Nakasungkit ka lang ng mayaman. Nang iinsultong sabi nito. Ha, ganun ba? Dinampot nito ang baso sa kahumakbang palapit kay Tina sabay-saboy ng laman. How dare you?
Dili ni Tina na kunwari na pahawak pa sa tiyan nito. Sa Marikit at Amara ang gumagawa ng paraan para maging impyerno ang buhay ng babaeng ito. Hindi kong akalain noong una na may itinatago rin palang kamalditahan sa Marikit. Kasi sa Amara, alam ko na simula noong bata pa kami na maldita talaga iyon. That's enough! Tumayo ko tinila palabas sa Tina. Nakita mo bang ginawa niya sa akin, babe? You need to do something about it! Hiyaw ni Tina ngunit dumiin ang pagkakahawak sa braso nito. Huwag kang umarte na akala mo yung agrabyado ka. Una pa lang ikaw naman talaga nagbigay ng gulo sa buhay nila. Kung ilabas mo na ang siliyan, baka maging okay pa. No way! Kapag ginawa ko iyon, tiyak kong iiwan mo ako. Hindi ko papayag. Akin ka lang. Pagod na ako sa'yo. Wala kong pakialam. Hinding-hinding niyo makikita si Lian Almaras at ikaw? Hinding-hindi ka makakaalis sa'kin. Malay mo naman, pag nagising na ang mami mo, makilala na niya ang future grandson niya. Mas lalong kumuyo mang kamuo ko. Kamataos din si mami. Kasalukuyan itong naka-confined sa ospital dahil sa ginawa ni Tina na pagdukot dito at paghahangad ni mommy na makatakas. Aksidenteng nabagok ang ulo nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito nagigising. Alam kong galit na si Mika pero hindi ko basta magawang iwan sa mommy. Ayokong malagay pa sa panibagong kapahamakan sa mommy dahil lang sa paghahangad ko na makasama si Mika. Kung malipat man ang ospital si mommy, mas magiging madali sana ang lahat ngunit hawak din ni Tina ang mga nagbabantay sa mommy ko. Umuwi kami ni Tina na walang kibuan. Alam nitong pupunta ako sa office kaya naman hindi na ito nagtanong nang makita nitong bitbit ko na ang attache case ko. Pagdating ko sa office, isang magandang babae ang inabutan ko doon. Takang tinitigan ko ang babae. Hi, I'm Lenefe Frime. That aura. Nagdulot iyo ng kakaibang creepy feeling sa akin ngunit hindi ko lang ipinahalata dito. Tinanggap ko ang nakalahad nitong kamay at nakipagkamay rito. I'm Santi. Santi El Fuego. Have a seat. Nagsalubong ang kilay ko. Last time I check, office ko ito. Ay mali, ikaw pala dapat ang magsabi. Natatawang sabi ng babae pero tumalikod na ito at naupo sa couch. Excuse me, what can I do for you? Takang tanong ko dito. Michael is your friend, right? Kaibigan ko ba yung gagong yun? Parang hindi. Palagi nga kami magkasama pero pag bored ito ay niyayaya ako makipag-sparring sa kanya. Bugbog akong palagi sa kapatid ni Mika. Parang sinasadya nito. Parang gumaganti dahil sa sakit na naidulot ko sa kapatid nito. Maybe? Well, I'm here to help you. Help? Ang kaibigan mo kasing iyon, desperado nang mahanap ang kapatid niya. Humingi na siya ng tulong sa grupo namin. Ako ang pinadala ni Lady A to the job. Paano niyo kami matutulungan? Nakadama ako ng excitement dahil kung malaka maitutulong ng mga ito, tiyak na mahanap namin si Lian at makakasama ko na ang mag-iina ko. Huwag masyado ma-excite. Hindi man maningil si Lady A pero ako maniningil. Anything. Buo ang loob na sabi ko dito. Nice. Simple lang naman. Oras na mahuli ko si Tina. Ako ang tatrabaho sa kanya. What do you mean? May pinag-aaralan ka sa akong gamot ngayon. Gusto ko siyang gamitin as human tester. Is it allowed? Nope. Pero yun ang kondisyon ko sa'yo. Fine. Wala naman akong pakialam sa kanya. So, deal? Nakangising tanong nito. Tumangutango ako dito. Deal. Kanina pa, umalis si Lena Fe. Fe na lang daw ang itawag ko dito. Sabi nito, bigyan lang daw namin siya ng isang araw para gawin ang trabaho. Honestly, I doubt talaga kung kaya ng isang araw ang gawain na ilang buwan na namin ginagawa. Pero ano pa bang magagawa namin? Idaraan na lang namin sa dasal. Santi, pukaw ni Sandro sa akin. Mabilis akong ngumiti sa kapatid ko. Are you okay? Salubong ang kilay na tanong nito. Mabilis naman akong tumango. Oras-oras ata'y nagtatanong ito.
Ayoko makialam si Sandro sa sitwasyon ko ngayon dahil sa takot ko na rin na madamay ang pamilya nito. Kaya nga pumayag ito na mas maging tutok sa company. Habang ako, excuse ko lang talaga na pumasok sa office para hindi makasama si Tina. Wala kasing pinapalampas na oras si Tina sa paghuhubad sa harap ko pero never ko namang hinayaang matukso ako nito. Hindi na siya ang dahilan ng pagtayo ng ano ko. Boses nga lang ni Mika sa tuwing tumatawag ito'y nagagalit na si body ko. Gustong gusto kong naririnig ang irresistible nitong boses. Kahit hindi ako nagsasalita'y miss na miss ko lang talaga. May dumating daw na babae sa office mo. Sino yun? Tanong nito. Mukhang nahawaan na ito ni Amara. Nagiging chismoso na rin ang kapatid ko. Nahawa na si Sandro kay Amara. Hindi ko alam kung good or bad ba iyon. Tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Mika. Siguro kapag nalaman nitong ako may-ari ng number na tinatawagan nito ay baka i-block na ako nito. Sinagot ko ang tawag nito. Kuya, bakit hindi kayo natuloy pumunta rito? Nanganak na ako. Super healthy ng baby ko. Excited na kwento nito. Gustong gusto ko sabihin na ako iyon pero nagpigil ako. Gusto ko pang marinig ang boses nito. Miss na miss ko na ito. Gusto kong tanungin kung anong ipinangalan niya sa baby namin pero pinigil kong muli ang sarili ko. Ay, nakakainis ka naman? Pinatay na ang tawag. Napabuntong hininga ako na pilit ang naging ngiti. Mika's personal voice. Init siya ko ang cellphone sa kama. Kanina pa ako salita ng salita pero hindi naman sumasagot. Hindi ko man aminin, umaasa akong sa Sandy iyon. Lihim din akong marupok. Ayoko lang aminin dahil umaasa akong sa Sandy nga ang tinatawagan ko. Alam ko naman kasing kung si Kuya Michael iyon ay sasagot at sasagot iyon. Mama? Ngiti-ngiti na bungad ng kambal. Excited na namang bisitahin si Baby Junior. Madalas sayawan at kantahan ng mga ito. Tuwang-tuwa sa kapatid nilang may sariling mundo. Mama, kailan kami magpe-play ng ball? Ilang beses naman nilang tinanong iyon. Ibang klase talaga ang kambal na ito. May pinagmanahan. Matagal pa, Faith. Sinanana muna ang kalaro niyo, ha? Sabi ko rito. Baka mami, magulat na lang ako binabato na nila si Baby Santi Jr. ng bola. Hindi malabong mangyari iyon dahil walastik ang utak ng mga ito. Mama, alam mo po, may namimiss ako pero sabi ni Hope, bawal daw magsabi ng bad word. What? Kasi mama, miss na raw ni Faith si Papa. Napakagatlabi ako sa sinabi nito. Miss nyo na? Opo, pero huwag kang mag-alala po. Ayos lang po ako. Siguro naman darating ang time na makakalimutan ko na siya. Mga anak, ninyo naman kailangan gawin iyon. Darating ang papa nyo rito. Makakasama nyo na rin siya. Eh, ikaw po. Hindi ka makakasama ni Papa? Anak, kung ayaw mo na po makasama si Papa, ayaw na rin namin. Mabilis akong umiling. Naluluha ako pero ayokong umiyak na naman sa harap ng mga ito. Hindi dapat ganun. Papa nyo siya. Asawa ka naman po ni Papa. Faith, hindi nga si Papa ang asawa ni Mama. Nakalimutan mo na ba na may wife na si Papa? Sabi ni Sunshine. Oo nga pala. Mga anak, kahit naman anong mangyari, Papa nyo pa rin si Papa Santi nyo. Hindi yun magbabago. Kahit pa may asawa nyo siyang iba. Pero sa'yo po may magbabago kapag ganun. Malungkot na sabi ni Hope. Magiging okay lang si Mama. Basta magpapakabait kayo. Okay po. I love you po. Niyakap ako ng mga ito. Mahal ko rin kayo. Tina's personal voice. Malakas na sampalang ibinigay ng aking ama pagdating nito. Tuwang-tuwa pa naman ako na umuwi na ito mula sa business trip nito. Ibig sabihin ay matutulungan na ako nito na makuha si Santi. Dad! Nalalaki ang matang hiyaw ko sa ama. Parang namanid pa nga ang pisngi kong tinamaan ito.
Ingrata! Anong mana ka talaga sa iyong ina? Puro na lang sakit ng ulong idinudulot niyo sa akin. What's wrong with you, Dad? Wala po kong ginagawang masama. Akala ko magtitino ka na after you ruined my name because of your case. Pero hindi. At ano? Pagkalabas mo palang gumawa ka na agad ng problema. Kilala mo ba yung mga taong binangga mo, ha? Muling umigkas ang kamay nito dahil sa galit. Napasapo ako sa tiyan ko na bahagyang sumakit. Daddy! Luha ang anas ko. Takot na takot ako rito. Alam ko kung gaano ako kamahal ng daddy ko. Sunubukan pa nga nitong tulungan ako makalusot sa kaso ko noon pero hindi ko na nagawa dahil sa mahigpit na kalaban si Sandro na inilaban talaga ang kaso dahil sa pagkakabangga ko kay Lovely. Michael Almaraz, Tina, saan mo dinala ang kapatid niya, ha? Bakit? Kinausap ka ba niya? Desperate na siya dahil hindi niya nahanap ang kapatid niya? Nagawa ko pang tumawa. Uubusin nila lahat ng meron tayo. Galit na galit sila. Pinasabog nila ang isa sa mga planta ng pagawaan natin ng alak. Gulat na napatitig ako sa aking ama. Anong ginawa mo para magalit sila ng ganun? Ginawa ko lang naman ang alam kong paraan para magstay sa Santa sa akin. Hindi ka pa ba natatauhan? Hindi mo na makukuha sa Santa. Natauhan na yung tao sa paulit-ulit mong paluloko sa kanya. Frustrated na hiyaw nito. No! Akin lang si Santi. Saka magkakaanak na kaming dalawa. You're crazy. Yes, I am. Akin lang si Santi. Akin lang! Malakas kong hiyaw rito. Kung may gawin man silang hakban laban sa'yo, wala na akong magagawa. Choice mo sirain ang buhay mo. Saka sino ang ama ng batang yan? Of course, si Santi. Sigurado ka? Hindi ang bodyguard mo? Hindi ako nakaimik sa tanong ng aking ama. Huwag kang umasa na matutulungan pa kita. Lahat ng tauhan ko hindi na pwedeng sumunod sa'yo. Lumayas ka sa tahanan ko. Tiyak na hindi mo magagawa pang ipagpatuloy yung mga kabaliwan mo. No, Dad! Malapit na eh. Kunting-kunti na lang mababawi ko na sa Santi. Diba? Gusto mo maging son-in-law sa Santi? D, help me please. Don't abandon me. No, I'm so tired. Pareho-pareho kayo ng nanay mo. Galit na anito, saka iniwan ako. Nagsisunod agad ang mga tauhan ko. Mabilis kong tinawagan ang mga tauhang nagbabantay kay Lian Almaraz. Sumugot kayo! Mga stupid! Frustrated na hiyaw ko nang wala man lang sumagot ng tawag ko.